Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon, kailangan humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligisin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Angaw-angaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan, at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Siyon, animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Anupat nanginginig ang lupa't langit, subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na akong Panginoon ang inyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Siyon, ang banal kong burol, lungsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon, magiging panay na ubusan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol.
mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ng Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat sa salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang paggit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay mahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Kapag nakakita po tayo ng taong maganda o gwapo, kalimitan sinasabi natin, noong nagpasabog ang Diyos ng kagandahan at kagwapuhan, naandoon siya. Front row, first liner, natanggap niya lahat. Kagandahan at kagwapuhan,
Kapag mabait, ganun din. Present siya. Kapag matalino, sasabihin din natin, kinuha niya rin nung nagpasabog ng talino ang Diyos. Pero kung hindi kagandahan, hindi kagwapuhan, at masama pa ugali, sasabihin natin, ay absent siya noong nagpaulan ng Diyos ng mga ganong katangian. Ganon din sa ating ebanghelyo ngayon. Maaring sinasabi ng babae na swerte yung noong nagbigay ng application form ang Diyos, sino magiging nanay ni Jesus, nakapila unang-una si Maria. Baka ganon yung iniisip niya. Pero alam naman natin na yung storya ay hindi ganoon. Alam naman natin na pinili si Maria, pinili ng Diyos. No? Pero bakit mapalad yung taong nakinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito? Eh kasi si Maria ganun din ang unang ginawa. Hindi naman siya kaagad naging nanay ng Diyos. Hindi siya naging ina ng Diyos. Hindi siya naging ina ni Jesus dahil ginusto niya. Nakinig muna siya sa anghel na bumisita, inialok sa kanya, pwede ka bang maging nanay ng Diyos, maging nanay ni Jesus? Nakinig si Maria at tumugon at pumupad dito. No? So, ganun po ang unang step. Nung nakinig siya, kahit hindi siya sigurado kung ano mangyayari sa buhay niya, umuo siya, nagtiwala siya sa Diyos. Ganun din ang hamon sa atin. Ganon din ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos hindi namimili, no? Hindi siya limited time only. Hindi rin siya limited space o lugar. So hindi natin pwede sabihin mapalad lang si Maria na ina ng Diyos, mapalad lang si Jose na naging ama niya dito sa lupa, mapalad lang yung mga kaibigan niya, yung mga disipulo at apostoles na nakasama niya sa kanyang misyon. Patuloy ang pag-ulan ng biyaya ng Diyos hanggang sa atin ngayon. Basta ang sabi lang ni Jesus, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. It transcends time and space. Tayo ngayon dito sa Pilipinas, maaaring hindi natin pisikal na naging kapiling si Jesus. Subalit dahil nakikinig tayo sa kanyang salita at tumutupad tayo, mapalad na rin tayo. Ganun po ang hamon at tawag sa atin ni Jesus. Sa pagpapatuloy ng ating misa, ito po ang ating hihilingin na matuto tayong makinig sa salita ng Diyos at hindi lang basta-basta makinig, kundi tupdin ito, isabuhay ito, nang sa gayon, mananahan sa atin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin natin ang mga pangangailangan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapahayag at halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging puok na puno ng pagmamahal at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit
Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumao, naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama ni Maria at ang mga banal. Manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Tahimik nating idalangin ang intensyon sa misang ito, pati na rin ang ating mga intensyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kanyang panalangin at mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesus Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Lakas loob nating dasalin ang itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mong aming pananampalataya
at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus na anak ni Maria, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang umiibig sa buhay na Aba, sila'y makakasama sa langit ng Ama. Mapapalad ang nahapis ang Diyos ang siyang aliw, ligaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang naawa sa taong dalita, sila'y kakaawaan at tutulungan niya. Mapapalad ang umiibig sa galit ng iba, sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapalad ang umiibig, masunurin sa Diyos, makakamtan ang nais
ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Jesus, ako'y di dapat sa'yo ay tumanggap. Ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Announcement. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana de Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko po para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,